Ang galing na. Nagaling na yung puching. Oh, again. Wait, da. Pindot mo na. Ayan guys, ito yung madalas namin ginagawa araw-araw. Basta pagkagising namin, pupunta kami sa coffee shop, of course, para magkapit, magtitinapay. Ngayon, bumalik na kami sa McDonald's kasi last time na trauma kami dyan sa McDonald's na yan. Dahil nga si Kalel, bata pa guys, at malikot yung mga sugar na extra kung minsan tinatapon. And then, nasita kami nung isang matanda, and then di na kami bumalik dahil natakot ako baka nandun pa siya, at every time na makagawa kami ng mali o magdumi si Kalil, baka lagi siyang magsalita at ayoko nun, kaya ako nang umiwas. Kliyente din siya guys, hindi siya nagtatrabaho sa McDonald's, basta umalis na lang talaga kami at di na kami bumalik. Ngayon na lang, maybe 2 weeks na kaming nag-stay dito sa McDo or magto 2 weeks pa lang. After nyan, pumunta kami sa parko, pampalipas oras at saka para din mailabas yung energy ni Kalel. Ayan, itong parko na to guys, malapit lang sa bahay namin. Ito wala naman to dati eh, kasi dati mayroon kaming pinupuntahan dyan yung food court, yung basketball court. Ngayon, nung tinignan ko to, aba, mayroon na palang ganiya, nirenovate and everything. Actually, di siya nirenovate. Dinagdagan lang siya kasi ito dati, parang space lang siya na upuan, mga tambayan, ganyan. Ngayon, nilagyan na siya na napakadaming, obstacle course, yan. Hindi siya pang baby, pang adult. Pero pwede naman sa bata kung may guidance ng matanda, kung sasama siya. Kasi tignan nyo, wala masyadong hagdan yung isa lang doon. Sa laki ng parkong yan, isa lang yung hagdan. Ibig sabihin, pang matanda talaga siya. Yung ibang akyatan, ganyan, yung may rope na ganyan. Tapos, ikaw na gusto niyong umakyat dito sa parang bundok-bundok kasi parang forest ito, pero hindi naman siya forest. Ang laki kasi ng mga lupain dito sa Italy at nakakawili talaga maglakad. Ang gulo-gulo ng video dahil si Kalele yan, hinahawakan niya yung gulong ng stroller. Eh, napakadumi naman. Ito yung maganda sa ibang bansa guys. Ewan ko sa mga ibang lugar o ibang bansa, pero dito sa Italy, ang daming parko guys. Parang every kanto meron parko at every condominium meron parko at open sila sa mga bata o taong gustong tumambay except sa mga private property, private condominium. Pero normally, open yan. Basta nakabukas yung gate, pwede kang pumasok. Except nga sa mga pribadong apartment, ayan. Nandyan siya at nagbubisit na gusto niya kasama ako. And then, pumunta kami sa wet market, sa palengke, kasi every Tuesday, meron mga ganyan. Bumili lang ako ng isda at pinapakita ko sa inyo yung mga tinda dito. Bumili din ako ng manok at fries kasi natutulog pa si Kalel at gutom na ako. Ayoko naman umakyat na sa bahay dahil masisira yung tulog niya. Tingnan niyo kung kumain. Napakasarap ng manok. Tingnan niyo muna kung kumain na. Ito yung view ko habang kumakain ng manok at fries. After nyan, umuwi na rin kami dahil ano pang gagawin namin?